Ngayon guys, ito yung pinakanagustuhan ko sa lahat. So isang tap mo lang ng button, automatic matatanggal talaga at mawawala yung mga power issue sa phone. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang 7 plus power issue. So kasama na dyan guys yung mga running app sa background, yung mga cache files, temp files at mga unnecessary files na nagiging sanay kung bakit sobrang bilis malobat ng phone. So tatanggalin niya talaga yung mga running app sa background, hindi na yan magkukonsume ng battery kahit hindi natin ginagamit. So once matapos na yan, lalabas yan, nakalagay dito, great, solve the power problem. So ibig sabihin guys, hindi na mabilis malobat at kukunat na yung battery natin ng 3 to 7 days. So yan guys, bago tayo magsimula sa mga bagong pasok sa aking channel, ako nga po pala si Mindtech PH, gumagawa ako ng content regarding sa APN, pampabilis at pampalakas ng internet connection at aga-update din ako tungkol sa mga tricks and tips. So gusto niyo yung content ko, don't forget to click subscribe button sa baba ng video na to at click mo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong uploads. Magsimula na tayo. Ngayon guys, may tuturo ako sa inyong napakalupit na tricks. So tricks to guys kung paano patagalin malobat, gawing makunat at talagang patagalin ng mahabang oras yung battery ng phone natin. Karamihan kasi guys na may cellphone, yun yung problema. Yung mabilis malobat yung cellphone nila. Kahit na full charge na at hindi mo pa ginagamit, automatic na mabawasan yung battery percentage. Minsan naman, kakacharge mo pa lang, mamaya-maya lowbat na. So ibig sabihin guys, baka maraming running app sa background or mga nagkukonsume sa battery ng phone natin na hindi natin alam. Itong ituturo ko sa inyo guys is legit application, so bagong-bagong application pa lang. Kaya make sure lang guys sa panoorin niyo yung video hanggang matapos para malaman niyo kung paano i-set up yung application na to. So una natin gagawin, pumunta tayo sa Play Store. Click lang natin itong Play Store. Once na maklik na natin yung Play Store, pumunta naman tayo sa search bar or search engine. So ito yon, tap lang natin yan. Then i-type natin dito yung Powerful Battery Saver Monitor and Booster. Yan guys yung i-type natin. Powerful Battery Saver Monitor and Booster. Kung mapapansin nyo guys, nilandscape ko yung phone para mabasa nyo kaagad yung tinatype natin dito kasi medyo mahaba. Once na matype na natin, make sure lang na tama yung pagkakalagay nyo para lumabas talaga yung result dito sa ating Google Play Store. So ang gagawin natin, click lang natin itong magnifying lens sa baba. Tap natin yan. Automatic lalabas yan sa pinakaunang result. Minsan lumalabas sa pangalawa or pangatlong result, pero kadalasan sa unahan. So itap lang natin. Eto guys yung hanapin natin sa Google Play Store. Powerful Battery Saver Monitor. Yung creator nito guys ay Envoster. Kung makita nyo guys, wala pa siyang ratings kasi nga bagong-bago pa lang, meron pa lang siyang 5K plus downloads. So para patunayan sa inyo na bago pa lang talaga itong application, i-click lang natin itong About This App. Tap natin yan. At hanapin natin sa baba yung Released On. So kung makita nyo guys, Released On May 30, 2022. So nitong May 30 lang, nirelease sa Google Play Store itong application. Pero kahit bago lang, natry ko na at talagang nakakatulong para ma-extend yung buhay ng battery sa phone natin. Ang una natin gagawin, kailangan natin i-download at install itong application na Powerful Battery Saver Monitor. Once ma-download na natin at ma-install, huwag muna kayo mag-skip sa video kasi tuturo ko sa inyo step by step kung paano i-set up yung application na to. Once ma-download na natin at ma-install, hanapin lang natin sa dashboard ng phone natin. So eto siya, battery monitor, tap lang natin yan. Sa unang click mo ng application, ito yung bubungad sa inyo. Nakalagay dyan, battery monitor, so antayin natin mag-loading. Then kung mapapansin nyo guys, napakasimple pero astig yung kanyang dashboard. Makikita sa taas yung pangalan, battery monitor. Dito naman yung battery na logo, gumagalaw siya guys. Then nakalagay dito, 89% yung time left. At yung battery natin is tatagal na lang ng 46 hours and 43 minutes. Dito naman guys, meron ditong fast charge, full charge, trickle charge. Dito naman sa gitna, meron ditong phone boost, trash cleaner, phone cooler. At sa baba, yung mga settings ng phone natin. Ngayon guys, paano nga ba ito gamitin? So explain ko muna guys yung gamit na mga settings sa baba. So ito guys, yung mga easy access. Kumbaga hindi na natin kailangan pumunta pa sa settings ng phone. Mismong dito guys, kaya na natin kontrolin yung wifi, bluetooth, volume, brightness, and so on and so forth. So dito pa lang guys, once na pinindot mo yan, automatic makokontrol na natin. Pwede na natin i-off or i-on yung mga settings sa phone. So napakaraming advantage ng application. Hindi lang papatagalan malobat, pati na rin sa pag-charge, kaya niya pabilisin. At pabilisin din yung performance ng phone kung naglalag. So dumako na tayo dito guys sa tatlong kategory. Unahin natin yung phone boost. Click lang natin itong phone boost. Once na maklik mo yung phone boost, automatic ibuboost niya yung memory ng phone natin. So once na matapos, lalabas dyan, done. Automatic guys, na-boost na yung phone natin. Sunod guys, dito naman tayo sa trash cleaner. Click lang natin itong trash cleaner. Dito naman guys, once na maklik mo yan, automatic lalabas yan.
Allow battery monitor to access photos, media on your device. Tap lang natin itong allow. Once na maklik na natin yung allow, automatic mapupunta tayo sa mga junk files, unnecessary files at mga catch files na nagiging sanay kung bakit sobrang lag ng phone at sobrang bilis malobat. So kung mapapansin nyo guys, meron dyan mga images at kung ano-ano pa. Ang gagawin nyo lang guys, i-check nyo lang dyan yung sa tingin nyo is nakakapagpahirap sa phone nyo. So once na ma-check nyo na, tap nyo lang yung clean. Automatic kikiklean niya yung junk files, yung mga unnecessary files at mga catch files na nagiging sanay kung bakit sobrang lag at sobrang bilis malobat ang phone natin. At once na matapos na, lalabas yan, clean. Automatic na clean na, na boost na at na optimize na yung phone natin. So hindi na siya maglalag at hindi na siya mabilis malobat. Sunod guys, dito naman tayo sa phone cooler. Tap lang natin tong phone cooler. Dito naman guys, i-cool down niya yung mga running apps sa background na nagiging sanay kung bakit sobrang bilis malobat ng phone natin. Yung mga running apps na hindi natin nakikita na kahit hindi natin ginagamit is nagkukonsume pala ng battery sa phone. Once na matapos na, lalabas yan. Nakalagay dito, excellent, successfully cooled down. So ibig sabihin guys, na-cool down na yung phone natin. Ngayon guys, kung halimbawa nag-charge kayo, sobrang tagal ma-charge, inaabot ng 3 to 4 hours or minsan inaabot pa nga ng 5 hours yung pag-charge, may tuturo ko sa inyo napakalupit na tricks dito. So bonus tricks lang to sa application. Meron din siyang fast charge na kahit papano is mag-i-improve talaga yung pag-charge ng phone natin. So para ma-activate yun, ang gagawin natin, tap lang natin itong setting sa baba, sa bandang kanan. Then hanapin natin yung fast charge. So ito yun, fast charge, tap natin yan. Ngayon para ma-activate yan, dito tayo mapupunta. Nakalagay dyan, display over other apps. So hanapin natin yung pangalan ng application. So ito yun, battery monitor, tap lang natin yan. At once na matap na natin, dito tayo mapupunta. So kailangan natin dito i-on yung allow display over other apps. So i-on natin yan. Once na ma-on na yan, back lang natin. At automatic pag na-back na natin yan, ito yung lalabas. Allow write system settings. So kailangan natin, i-click lang natin itong OK dito sa baba. At kailangan natin i-allow yung modifying system settings dito. So tap lang natin itong button. At pag na-on na yan, i-back lang natin siya. Once na maklik na natin yon, i-click ulit natin itong fast charge. Tap natin yan. At kung mapapansin nyo, naka-disable siya. Ngayon, i-on natin yan. Tap natin itong button. Automatic enable na. So ibig sabihin guys, activated na yung fast charge mode ng phone natin. So pag mag-charge tayo, dapat naka-on yan para mabilis kahit papano at mag-improve talaga. Malalesen yung time ng pag-aantay natin habang nag-charge. Ngayon guys, ito yung pinaka-nagustuhan ko sa lahat. So isang tap mo lang ng button, automatic matatanggal talaga at mawawala yung mga power issue sa phone. Kung mapapansin nyo guys, meron siyang 7 plus power issue. So kasama na dyan guys yung mga running apps sa background, yung mga catch files, temp files at mga unnecessary files na nagiging sanay kung bakit sobrang bilis malobat ang phone. Ang gagawin natin guys, i-tap lang natin itong fix now. Tap natin yan. Automatic pag tinap na natin yan, mag-optimize yung phone. So tatanggalin niya talaga yung mga running apps sa background. Hindi na yan magkukonsume ng battery kahit hindi natin ginagamit. So once matapos na yan, lalabas yan. Nakalagay dito, great. Solve the power problem. So ibig sabihin guys, hindi na mabilis malobat at kukunat na yung battery natin ng 3 to 7 days. So take note guys ha, magiging 3 to 7 days lang na may extend yung battery natin, was na compatible yung application. So dapat compatible siya para maranasan natin na matagal malobat. So sana guys, nakatulong tong vlog ko ngayon. Once again naman, TechPH, thank you and God bless all.